Ay, salamat. Nakita kita, sir. Good morning po. Sir, may tatanong po sa anak ko. Kung okay lang pa sa'yo. May nag-uukay kasi doon sa likuran sa bahay namin. Sa tingin ko po ay unsafe po at delikado po yung ginagawa nila. Sana po, ingi po sana ako ng advisor o tips regarding doon, sir. So, sila ay nag-uukay. So, ngayon bata, ano po yung ginagamit nila sa pag-uukay? Sila ba ay gumagamit ng equipment or tools lang? Pareho po, sir. Gumagamit po sila ng tools at saka yung tatawag na backhoe. Yan po, yung excavator po. So, ito yung sabihin mo, bata. All tools shall be inspected prior to use. Sabihin mo ganun. Halimbawa, bawal gamitin po yung tools na damaged or may defective or lalo na yung fabricated tools, bata. Ha? Yung regarding naman sa equipment, dapat bata, yung nag-operate ay certified po. Ha? Sabihin mo, dapat yung equipment ay valid yung third-party inspection sticker niya. Ibig sabihin, yung equipment niya ay dumadaan sa third-party inspection. Baka may damage po yung equipment niya or not in good condition, bata. Copy ba? Noted po, sir. So, may another tanong po ako, sir. Kasi may pansin ako yung hukay nila. Parang co-collapse, delikado. Ano po yung gagawin nila dun, sir? Ah, yan parang problema mo. So, ito po yung solusyon yan. Dapat, i-comply nila yung 3 ways of safety methods ng excavation. Tulad ng shoring, benching, saka sloping. Yan yung mga procedure upang maiwasan po ang pag-collapse ng lupa doon sa excavated area. Kaya ito po yun. Kuha na ba? Pag-isabi sa kaila, bata. Kasi delikado po yun. Noted po, sir. What else, sir? Bata, kapag may tao na doon sa may excavation area, sa loob po, dapat meron po silang axis, proper axis. Yung safe axis. Dapat meron po yun sila. Kasi pag in case emergency, madali silang maka-evacuate po at makapunta ng assembly point area. Noted po, sir. Ano pa, sir? Baka may iba pa po, sir. Oo, bata. Meron pa talaga at marami pang requirements ang excavation. Sa ngayon, bibiglang kayo ng mga basic requirements. So, pag may excavated area na bata, dapat yung area na yon ay naka- barricades. Naka-barricades po ang around the area, bata. Tsaka lagyan nyo ng signage. Lagyan nyo ng warning signage tulad ng deep excavation or excavation area or delikado kasi may hukay. Ganun, bata. Alright? Okay po, sir. Noted po. Marami talagang salamat, sir. Binibigyan nyo po ako ng bagong idea po regarding sa excavation. Salamat po, sir. Isa kadakilang alamat po talaga, sir. Okay, good, bata. Sa ngayon, yan lang munang ibigay ko sa iyong idea. Marami pa akong ibibigay sa iyo in the future. Kaya, libre po ang magtanong po sa akin, bata. Basta regarding safety, kaligtasan ng tao ang ating priority. Understood? Yeah. Alright. Sige, bata. Pag-ingat ka. Sige. See you. See me. Okay, alright. Peace out, you.